Patay ang isang ginang na may problema raw sa pag-iisip matapos siyang maiwang nakakadena sa loob ng nasusunog nilang bahay sa Bulacan. Habang sa Quezon City naman, isang bombero ang nasugatan habang inaapula ang sarang apoy na dulot naman daw ng short circuit. Umaksyon si Greg Gregorio. Malaki na ang apoy at makapal ng usok pagdating ng mga bombero sa Ermin Garcia sa Quezon City. Nagsimula raw ang sunog sa isang apartment sa likod ng talyer na ito. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Pahirapan pa sa pag-apula ang mga bombero. Gawa lang sa mga light material, kaya medyo lumaki yung access natin, maliit yung daanan. Nakita nyo naman, di ba, mga 1 meter pa lang yung daanan niya. Inabot ng isang oras bago napatay ang apoy. Isang bumbero ang nasugatan sa insidente. Umabot sa 30 pamilya ang nawalan ng bahay at nasa 150,000 piso naman ang halaga ng mga natupok. Inaalam pa ang sanhi pero suspetso ng mga bumbero may kinalaman ito sa faulty wiring. Lagi nating pag-ingatan, lalo na pag yung mga gumagamit ng kuryente po. Tingnan po natin bago sila umalis. Sigurado nila lahat naka-unplug para hindi magkaroon po ng mga overloading o short circuit po sa atin. Isang babae naman ang patay matapos na bigong makalabas sa nasunog niyang bahay sa San Isidro, Tupa, Umbong, Bulacan. Naiiwan daw na nakakadena sa loob ng bahay ang biktimang si Merlin Santos, may problema sa pag-iisip. Umalis naman ng bahay ang kanyang asawa kaya walang nakapagsaklolo sa biktima. Iniimbestigahan kung may foul play sa nangyari. Umaksyon, Greg Gregorio, News 5.